design. Ngayon po ipapakita ko po sa inyo kung paano po ang paggawa ng mango ng martilyo, mga ka-design. Ito po, mga ka-design. Ito po yung pattern ng martilyo, ng handle ng martilyo na ginagawa natin, yung pinaka-mango niya po. Ito po, isusukat po natin yung pattern dito, mga ka-design. Ito na po, yung korte ng handle ng martilyo na gagawin natin, mga ka-design. Ito na po yung tatabtabi natin. Ito pong ginuhitan natin na to. Ito po yung lalagyan natin ng mango o handle. At po, ito pong ginagamit kong itak. Sundan nyo lang po yung buhay. Pagkatapos. Yung mga ginagawa ko nga po palang mango ng martilyo, ang pinakakahoy niya po minsan mulawin, yakal, tangili, evil gubat po. Yun po ang pangkaraniwan na kahoy na nagagamit ko pagdating sa handle ng martilyo. Kasi po yun po yung matitigas na kahoy na pwedeng gawing mango ng martilyo, mga ka-design. Yun po yung tumatagal na handle ng martilyo. Na po, kita niyo po, medyo nagkaroon na po ng korte ating ginagawang mango ng martilyo. Ang kasunod po nito, kakayasan nyo po itong gilid na ito. Ating mango ngayon, ito po ay tangili na magulang na po itong tangili na ito. Na medyo matigas na po siya. Ito pong ginagawa po natin ngayon ay kinakayas na po natin unti-unti. Pagtapos sa makayas to, nawala na po yung mga kanto, lihan na po ang kasunod ito. Na medyo nabilog na po natin. Kasunod po ito, lilihahin na po natin siya. Lihan na po ang kasunod ito. Gamitan po natin ang number 80 na liha. Ito po yung liha na gagamitin natin doon sa ating ginagawang mango. Mga ka-design, natapos na po natin yung ating mango ng martilyo. Mamaya po, mga ka-design, kakabita po natin. Papakita ko po sa inyo yung tamang pagkabit ng mango sa martilyo, mga ka-design. Ito po, medyo okay na po yung grip niya. Sakto lang po sa kamay na paghawak natin, mga ka-design, sa martilyo na to. Mango nga po pala, kailangan po medyo mahaba po, mga ka-design. Para pag nabali po, pwede nyo pa po siyang tanggalin at ilagay uli. Ang sukat nga po pala nitong ginawa natin, ang lapad po nito, 2.5 po to, mga ka-design. Ang sukat nga po pala nito, 2.5 cm. Ang lapad niya po is 1.5 po to. Ayan po.
Ang haba niya po 37 cm. Ito po yung paglalagyan natin ng handle, mga ka-design. Ito po, gagawin na po natin ngayon. Ito po, i-actual niyo po siya dito, mga ka-design. Pagpilitan niyo po ito. Mamarkeran po natin pa ito. Okay na po, namarkeran na po natin. Ngayon na po natin yung sentro para matansya po natin yung lalagarian natin. Yan, nagpapasok po. Naguhita na po natin to. Papasok naman po tayo dito para matansya po natin yung ating lalagarian. Bali, ito pa lang po yung pinakagilid na martelo natin. Bali, ito po yan. Ayun. Dito na po tayo. Ito na po yung pinaka ano natin, guide para makuha natin yung sasalpakan na butas ng martilyo. Ayan na po. Ayan na po yung eksaktong sukat ng butas ng martilyo. Ayan na po yung ating tatap-tapin nyo. Magagamit po tayo ng lagaring bakal. Tapos na po natin lagarian. Tatap-tapi na po natin siya para maisalpak po sa ating martilyo. Ito po, ito testing na po natin. Medyo masikip pa po, mga ka-design. Pagbawasan po natin ng konti. Ito po, mga ka-design. Pagka medyo nag-cash na po, ayan na po, mga ka-design. Okay na po natin, mga ka-design. Ayan na po, pumasok na po yung ating martilyo. Konti na lang po para dumikit na po siya roon sa pinaka nilagarian natin. Ayan po yung purpose niya, yung para maging stopper na ating martilyo. Gagamit po tayo ng concrete nail, mga ka-design, para sumikip po yung ating kahoy sa martilyo, mga ka-design. Ayan na po, ikabit na po natin yung handle. Mamaya po, kakayasan po natin to para magkaroon siya ng konting design. Ito po, papakita ko po sa inyo. Po, mga ka-design, yung ating martilyo na nilagyan ng mango. Tapos na po siya. Medyo lagyan po natin ng konting design para medyo maganda naman po siya ang tignan, mga ka-design. Para po siyang ito. Ito nga po pala, bihira na po itong ganitong martilyo ngayon. Ito po yung sinauna na iniingat-ingatan ko na minana ko pa po sa aking stepfather, mga ka-design. Kapag may ganito po kayo, mga ka-design, ingatan nyo po. Napakabihira na po itong martilyo na to. Ito po yung original na martilyo. Martilyo na to. 80s pa po to, 70s, mga ka-design. Ano po to. May sentimental value po itong gantong design ng martilyo. Ayan po. Kapapalit ko lang po ng handle niya kaganina. Igubat po ito yung aking niligay. Medyo talagang matigas.
Ito po martilyo na to, hindi ko po ginagamit sa sinsil. Pang ano ko lang po ito, pang isami lang po. Pag nagpagawa ng isami na plywood, pang postilyahes ko lang po ito. Pero hindi ko, ito po talaga yung martilyo na hindi ko ginagamit sa pansinsil. Nagamit itong pansinsil, mga design. Ito po, pang finishing ko po ito. Ito nga po pala yung ginawa kong mga mango yung mga nakarang araw. Ito po yung ipil gubat. Ito po, layabas. Ito po yung tangili. Tangili po, mga boss. Ito po po. Ito po, puro tangili na po yan. Matigas na kahoy rin po yan. Ito po, ipil gubat. Ito po yung pinaka matigas po siyang kahoy talaga. Ito po yung mulawin. Mga mulawin po yan. Yan po, napakita ko na po sa inyo kung paano po ang paggawa ng mango ng martilyo. Sana po may natutunan po kayo. Maraming salamat po sa mga sumusuporta at patuloy na nanonood sa aking mga ginagawang video. Salamat din po sa mga nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Pag comment lang po kayo, mga ka-design, kung may nais po kayong i-suggest, kung kakayatin gawin, gagawin po natin. Sabot natin mga kaya. Maraming salamat po sa inyo. Kung bago nga po pala kayo sa aking channel na Amparo Design Official, kung bago po kayo sa aking channel na Amparo Design Official, subscribe na po kayo para lagi po kayong update sa mga gagawin nating video sa mga susunod na araw. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na sumusuporta. Naabot na po natin ang 1 million views, mga ka-design. Sa tulong niyo po, mga ka-design, malapit na rin po tayong mag 20,000 subscriber dahil sa patuloy niyo pag-suporta. Maraming salamat po sa inyong lahat.